Fort Ban, we're still waiting for Rave. Meron na silang Hard Carry, Throw Ranger, and then Oracle. Ibaban ba nila yung Vengeful Spirit for a possible Throw Strat? I mean, Aura Strat. Let's see, guys. Steady Gold Dev lang tayo dyan, mga tropa. Lag ba, mga tropa? I need your feedbacks. Okay naman on my side, eh. Hindi naman siya naglalag on my end. Paano mag-bet dito? Pare yan, no? Exclamation mark bet. Tapos, yung letter A for Rave, letter B for Lycos, and then yung amount ng inyong bet. Ayan yung Ford Pan. Beastmaster ng S1 Lycos. Ngayon ko na ito maban ulit. Ngayon ko lang ulit makita maban itong Beastmaster, mga chong. Dati, palag-palag naman, lumulusot naman yan. Pero this time, naban. Dito yung Lycos. Shoutouts kay Kuya Hoff. Paring Hoff, paano pwede mo kaming i-promote dyan sa Rave fanpage? Third pick, Rave Dota. Ano kaya? Tutulog na sana ako. Hindi, pare, nag-break lang ako saglit kasi may ginawa nga rin ako. Third pick pack on the side of Rave, mga chong. Ayan yung pack ni Kuya Kebs. Napanood natin yan. Yung pack ni Kuya Kebs. Third pick naman, Lycos. Pabati naman from Marikina, Nat Benedicto. Shoutout sa'yo, paring Nat. Thanks for watching. Nat 1-2-3-5. Walang 4, ha? 1-2-3-5 lang. Shoutout sa'yo, pare. Third pick, Lycos. Ang kailangan dito ng Rave is an offlane pati support. While for Lycos naman, isang carry, isang offlane pati yung support. So, Axe, pwede sila mag-kuha. Hindi, ba na yung kuha ka, pare? That's it, Luna. Sila na yung kumuha ng Luna this time. Magandang partner yan with the Shadow Demon Axe, eh. Kaya tingnan natin, pero I doubt na magmimipo pa rito si Nando kasi meron na silang hard carry, which is yung Luna, which needs to farm and possibly avoid yung magsapawan sila sa farm dito. Kaya I think they'll be going for another mid player dito. I mean, mid hero. But puro stand-in na naman sila, pare. Stand-in lang yung pangalan yan, pero they are already the official members ng Rave. Nasa bootcamp na rin sila for quite some time. Ang addition nga nila dyan si Teams. Maganda yung addition ni Teams kasi maganda yung pinapakita niya at the moment. Rubik. Ito, Rubik. Napanood ko rin to, Rubik ng Rave. Seryoso, Rubik ng Rave. Versus Execration. Yung ROG Masters, which natalo yung Execration without Abed. Rubik ni ano to, ni Teams. And then Oracle ni Fly Solo. Solid tong dalawang support na to. Rave, Teams, tsaka Fly Solo. Ito, tuloy-tuloy tayo, guys. Fourth pick, S1 Lycos. We'll see, mga tropa. Disruptor, dalawang support. So kailangan nila ito, mid hero. Pwede pa invoker kung gugustuhin nila. Pasok sa Bloodstone yan. Disrupt, and then kinetic field, static storm, pati yung chaos meteor. Pwede pa yan. Let's see kung pipiliin ito ng S1 Lycos or ibaban ng Rave. Depende sa kanila, mga chong. Depende talaga sa kanila. Hindi depende sa akin yan. Kanina basta may draw. Ayan si Kuya Hoff. Oh. Kuya Hoff, shoutout sa'yo, pare. Si paring Hoff. Pare, may packet loss ba sa inyo? Nanonood si Kuya Hoff ngayon, eh. Kuya Hoff, saglit, ha? Send na nga pala, okay. Check ko mamaya yung sa email ko, paring Hoff, ha? Pero ang tanong ko sa inyo, meron ba bang packet loss yung bootcamp ng Rave? Kasi last time na naglaro kayo with WG Unity, sabi mo nga, pangit yung internet. Kaya nalimitahan yung pack ni Kuya Kebs, pero nakapag-split push kayo with Morphling. Pero ngayon, okay na ba yung internet nyo, pare? Fifth pa naman ng Lycos. Ang kailangan naman ng Rave dito is an offlaner. Sino pang available? Draw, I mean, Faceless Void. Pwede pa. Slardar. Pero temp... Ay! In-offlane ba nila yung pack? Nagban sila ng mid-hero dito. Ang binan nila is Templar Assassin. Fifth pick, S1 Lycos. We'll see. Kailangan nila na mid player. Open pa invoker. Steady gold tab lang tayo dyan, chong. Let's see. Hindi ko pa kabisado, eh. Hindi ko pa alam kung ano pipiliin nila rito. Offlane pack. Okay, offlane pack daw. Pero ito, nag mid juggernaut. So bali Luna juggernaut, and then yung tatlong utility to back them up. And then fifth pick naman ng Rave. Let's see kung anong gagawin dito. Steady gold tab lang, mga tropa. Shoutouts kay Nadare. Si Nadare yung isang nanalo sa ROG Masters. Paring Nadare, nakuha mo na ba yung prize mo? Naalala kita, eh.
nakuha mo na ba yung prize mo sa kanila? Anong binigay sa'yo? Dalawa yun, it's either the laptop bag or yung hoodie jacket. Either of the two, maganda pare. Ano nakuha mo ron? Fifth pick naman ng rave, inaantay natin. Pare, hindi pwedeng patagalin yung ano. Binigyan ko na nga ng time para makabit. So, bet agad pag gano'n. Huwag nyo na antayin kasi alam nyo naman sa sarili nyo rin na once na makita nyo na yung full draft, meron ako idea kung sino yung kaka-first 10 kills. Ayun yung iniiwasan natin. Kaya, binigyan ko lang ng talaga ng chance. Sulit ang palubog ni Shadow Demon dyan, Luna at Jag. Oo nga pare, yun ngayon. Hindi kami nare-replyan ng ROG eh. O sige, iaano ko sa inyo. I-hook up ko kayo kay ROG ha. Basta nakasali kayo sa lupon ng Wombo Combo. Basta nakasali kayo pare, ako bahala sa inyo. Fifth pick, inaantay natin Rave Dota. Kuya Nick, masaya pala maging pulpul. Yun yung sabi na kaibigan ko, mismo pulpul. Hindi ko maintindihan pare. Hindi ko maintindihan, hindi doon nagre-reply sa ROG. Sige, kilala ko naman yung mga tao doon. So, i-hook up ko kayo. So, steady lang kayo dyan guys. Pa-shoutout Kuya Nick, shoutout sa'yo paring Benjeville 12. Thanks for watching. This is Rave versus S1 Lycos Pro Dota Cup. Best of two, mga chong. Dalawang Filipino teams. Flash drive lang sa akin. Ayun nga, iba. Tagas lang ka pa parang popcorn. Pag flash drive, I think hindi na papadala yun eh. I think you need to get that from them. Also, nadari. Ito, Morphling. So, Morphling mid offlane pack nga pare. Kita mo, stand-in Dave, offlane pack. Mid si Kuya Kebs on Morphling. Ayun yung strat nila. Let's see kung mag-e-effect to. Guys, game number one ng ating best of two series, Pro Dota Cup. Rave Dota versus S1 Lycos. Sabi sa akin ni Kuya Cas, hindi namin lalaruin yung laban with Rave kasi what do you call this one? May birthday si Kuku. Tapos may packet loss din. Dalawa yung reason nila. So sabi ko, pare, baka malaglag kayo dyan. Sa Pro Dota, sabi nila, depende. Pag natalo doon ng 2 games yung Lycos, laglag sila. Pero kung mananalo ng isang game lang itong Lycos, laglag yung TNC. So, depende sa mangyayari na ngayon. Tignan natin, okay? So, nagla-lock in pa ng heroes yung both teams. Steady gold, Devlin Titan. But walang notification kapag nagla-live si Kuya Nick? Eh, naka-on naman yung notification. Hindi ko alam pare, ba't ganun eh? Hindi ko alam pare. Pero, pre-remote naman yan ni Kuya Sharp Moon. So, sana parang Sharp Moon. Steady gold, Devlin Titan. Eto na, mga tropa. Steady. Saglit. Toilet lang daw yung Lycos. So this will give us the time to review yung mga picks nila rito. Si Ares Disruptor, Paul Parks Juggernaut, Nando Luna, Yabish Shadow Demon, and then si Yaj, si JJ Garan on Axe. Sa kabila naman si Fly Solo Oracle, Tims Rubik, Abing Draw Ranger, Dave si Pac, and then si Kuya Kebs on Morphling. So maganda naman yung picks ng both teams. Pero gumana yung Rubik pick versus Execration before. Pero titignan ko kung gagana yung Rubik pick versus S1 Lycos ngayon. So, tanggalin ko lang yung camera ko, guys, and I will have this one. This is our first game ng ating best of two series, S1 Lycos versus Team Rave Dota, mga chong. So, yan. Steady gold tab lang. Pa-shoutout ko yan, Nick. Isa sa mga top viewers mo from Guya Bang. Shoutout sa'yo, pare. Thanks for watching. Ah, nasa update tabs ng Gmail. So guys, nandun yan. Nasa update tabs ng Gmail. Mga chong, nandun pala. Steady gold tip, mga tropa. Eto, Smoke of Deceit para sa Rave. Sa gitna sila dumaan. Pero yung Morphling nakahiwalay pa. They want the top rune. The thing is, yung S1 Lycos is now opting for the bot rune. Bot bounty rune. Kaya ito. Ayun nga paring Raymond, nakita ko ngayong resulta eh. Nanalo sila versus NU. Tapos yung walkway, ang ganda nung galaw ng viewing shit nila ito. Si Yaj on Axe na telekinesis, and then yung Freeze Arrow, Fortune's End, Illusory Orb, First Blood, nakuha ng offlane pack si Kuya Dave, mga tropa. Si Kuya Kev sumusundot ng Dota bago maghawak ng mic para sa Gubat 5. Wow! O nga pala, Gubat 5 na nga pala, malapit na yan. Inaabangan ko rin yan pare, seryoso. Pero ang inaabangan ko yung tip si D. Looney.
video. Alam ko na panalo na si Looney. So sa mga hindi pa nakakalam, bibigyan ko na kayo ng balita. Spoiler, panalo si Looney. Bahala kayo sa buhay nyo. Shoutout sa lahat na nanonood dyan, guys. Kuya Nick, shoutout. Matagal na ako nanonood from Jaguar Joe. Shoutout sa'yo, pare. Eto, gusto nilang kunin yung quartz. Ayan na nga, easy 100 para sa Morphling. Nicely done. And then that defensive sentry by Axe. Hendrix 56, nanonood ako sa Ehome LGD kaso I support Pinoy teams kaya dito ako sa Wombo Campo. Shoutout sa'yo, pare. Thanks for watching. Thanks for supporting. Oo nga, dami na nga laro ngayon mga tropa. Chinese Dota, European Dota, balik-balik na sila mga tropa. Letter A yung Rave, letter B yung Lycos sa gitna, dual lane. Teams at saka Kebs versus Kuya Mo Paul Parks. Si Fly Solo naman supporting Draw Ranger, Free Farm top lane, Axe nag-jungle and then bot lane, try lane. For S1 Lycos, Luna, Shadow Demon, saka Disruptor versus yung pack ni Dave. Mahihirapan niya kasi kahit makapag-illusory out yan, merong, ayan, merong glimpse back pag nag-level 2 yung Disruptor. Kaya yung pack, delikado yan. Unlike yung kabilang offlane, pwedeng mag-jungle yung Axe. Ito, mahihirapan yan. Nagko-control creeps pa to. Luna. So, lalong hirap. Sa gitna, Kuya Kebs. Ito, still farming. Versus sa Juggernaut. Si Teams naman on na Rubik nag-ward sa likod for a possible courier snipe. Pero wala, out daw. Nandun pa rin siya sa gitna. Binabantayan niya yung Morphling. Maganda yung box out nila. Tingnan mo yung CS ng Morphling. 11-5. Tingnan mo yung CS ng Juggernaut. 2-1 mga tropa. So box out na box out yung Juggernaut. I think they should continue this one. Kasi yung top lane, di naman kailangan... Ayan na nga, yung courier snipe na sinasabi ko sa inyo kanina, ginawa na ni Teams. First build boots, pati yung aura ng draw. Easy first, courier snipe. Yung top lane, hindi niya na kailangan alagaan yung kasi free farm yung draw. Actually, kailangan nga rin mag-rotate ng oracle eh. Para mag-gank nila itong Juggernaut eh. May balita na kay Nando Kuya Nick. Pare, wala pa akong balita. I don't know why. Ito naman si Lycos. Tuloy-tuloy tayo rito. Shoutout sa lahat na nanonood dyan, guys. Game 1 pa lang. Yung pack, delikado sa bot lane. Hindi pinapakita ng cameraman natin pero ayun, nakuha ng Shadow Demon. Ngayon pala niya titignan. Engot eh. Sabi ko sa inyo, once may glimpse back nga, hindi na nga kailangan ng glimpse back that time kasi walang manay. Pero yun, napatay yung pack. Sa gitna naman, Morphling. Nice gank. By Rubik. Ang ganda ng dual lane niya sa gitna. Hirap na hirap. Etong Juggernaut. Yung Axe naman, still nag-rotate na for possible experience and then babalik din naman siya dyan. Out din naman ang kuya mo. Pero so far, so good para dual lane ng Morphling at saka Rubik. 18 CS versus etong 5-1 ng Pax. Sa baba, namatay yung Shadow Demon, nag-rotate si Teams na naman. Ito yung Teams effect eh. Either Earth Spirit or kahit anong hero, yung early game rotation ni Teams, ay yung nagbibigay advantage sa mga teams niya. Dati Execration, nag-Earth Spirit siya dyan, tinutulungan niya si Abed sa gitna para magkaroon ng space to farm by killing yung enemy mid heroes. Kaya ito, 3-1 na ngayon, lamang yung Rave, mga chong. Draw Ranger naman sa top lane, pupush dito. Nakita ni Axe na mag-push yung draw, kaya aangat na siya dyan. Kahit hindi siya mga creepings, yung XP niyang yung XP ng creeps dyan, ang laking creep wave niyan. Ayan na yung Axe, oh. Easy XP yan para sa kanya. Papalag pa, freezing arrow, pero makunat na. May stout shield, battle hunger pop, fortune's end. Pero hindi na itutuloy yan ng Rave. Steady lang, lamang sila pare, lamang sila, steady lang tayo dyan. Sa bot lane naman, eto yung pack. May glimpse back yan pare. Ayan na, oh. Lucent beam, glimpse back. Asa na yung payship mo? Ayun, nakapag-payship. Ayun naman yung pan-dodge niya. May payship naman siya to dodge that possible glimpse ng Disruptor. Kailangan ganun yung gawin ni Kuya Dave. Pero ang hirap niyan every time. Dapat gawin niyan ganun. Sa likod, ayan na naman yung Rubik sa gitna. Nagkakabigayan. Napitay yung Juggernaut. Ayun mo talaga itong... Hindi ko alam dito sa ano na to. Sa cameraman na to. Pero ayun mo, seryoso. Three heroes yung na-miss niya na kill. Kuya Nick, sana si Demon para sa Fnatic na kasama niya si AU, si Raven. Fnatic na siya with Mushi and Ohio. Sino mga player ng Rave? Kuya Nick, si Dave, si Kebs, at saka si Abeng together with that solo support, yung Teams Fly Solo combo. 1-4 yung score in favor of Rave mga tropa.
yung cameraman natin, no, nakikita ko na siya sa mapa, eh, sa baba naman. Eto, isa pa to. Ako na nga magka-camera. Nainis ako, seryoso. Eto, sa top lane muna. May four. Ako na magka-cameraman, ha. Pero pagpasensya nyo na, yung pack naman nandito. Morphling at saka Rubik magro-rotate sa bot lane. Level 6 na ba yung pack? Hindi pa level 3 pa lang. Wala pang Dream Coil yan to control. Pero still, magro-rotate dito. Ah. Magro-rotate dito yung heroes ng Rave. Ayan si Kuya Kebs, pati si Teams. Sino mahuhuli? Shadow Demon. Ayaw niya i-lift yan. Gusto nila yung Luna, pare. Piniping na nila. Ayan na yung Fade Bolt. And then Waveform. Illusory Orb. Waning Rift. Hindi nahuli. Walang damage na ito. Safety Golden dito. Medyo pangit yung galawan na dito na. Delay yung galawan ni Day. Pero still, they were able to get that Disruptor. Pero kung pumasok agad, nag-early Illusory yung pack. And then nabitaw niya yung Waning Rift niya. Before makapunta yung Morphling, they would have killed yung Luna ni Nando. Pero still, yung rotation ng Morphling na yun, resulting into a pick-up, Disruptor nga lang. Sa top lane, eto yung Axe. Babarubalin yung Draw Ranger. Eto na, lilikuran na ang kuya mo rito. Pero hindi, out lang. One-on-one lang yan. Eh. Walang ikot-ikot yan. Sa bot lane, nandito pa rin yung dalawa, Teams tsaka Dave. Tri-lane pa rin to. Ayan na yung Telekinesis, Illusory Orb, and then yung Waning Rift, wala nang defensive disruption, and they will be getting another hero sa bot lane. Sa top lane naman, nagkakabigayan, TP out, nicely done by Draw Ranger, and then sa gitna, na solo kill nung Morphling, yung Juggernaut. 1-7 yung score natin in favor of Rave, mga tropa. Radiant's bottom tower is under attack. Sino captain ng Rave, Kuya Nick? Pare, si Fly Solo. Si Fly Solo, pare. Top lane, Axe. Binuburubal si Fly Solo. Pero eto na yung Fortune Send. Wala silang carry dyan. So I think haras-haras lang. Normal attack lang. Eto yung Telekinesis. Papatayin ba nila to? Wala yung Draw Ranger. Ah, may draw damage kasi. May draw aura. Fade Bolt. And then Oracle with that Purifying Flames. Getting that Axe. Pero sa gitna, nakabawi na. Etong si Juggernaut sa Morphling, pero that's in assistance with the Luna. Nag-rotate ang kuya mo sa bot lane. Free farm na si Dave. Level 5 na, pa-level 6 na. 2-8 yung score natin dito. Fly Solo. Steady Golteb. Arcane Boots. Si Abing naman. Power Threads. Pa-Dragon Lance with this Band of Elven skin. And I think their next target, yung tier 1 tower sa bot lane. Ayan na nga, kinuha na. Easy tower para kay Abing. 7 minutes into our ball game. Sa gitna naman, Morphling. Dragon Lance din yung target niya. And then yung pack, pa-level 6 pa lang, mga tropa. Anong team po si Kuya Jeyo, Kuya Nick? Hoff, ikaw makakasagot niyan, paring Hoff. Itag niyo dyan, Rave Hoff. Alam niya yung sagot. So, 2 towers down na. On the side of S1 Lycos, yung gitna pati yung taas. Pero still, Paul Parks is pre-farming network-wise. Lamang yung dalawang hero ng Rave, heroes ng Rave, Morphling at Draw Ranger, followed by Luna, and then yung Rubik, kita mo yan, lamang sa farm versus Axe at saka Juggernaut. So that's a bad thing for them. Sinabi ko, tanong ko kanina, kaya ba gawin ulit ni Rubik yun versus S1 Lycos yung ginawa niya sa Rave without Abed. Pero yung courier, ang gusto nila rito, ayan yung courier, ginawa nila. Second courier snipe on the side of Rave. Pero the thing is, that expose them with their possible smoke rotation. Naboset nga lang, and I think they'll get this, their third tower of the game. Ito. Wala pa ang balita kay Carlos Santino, mga chong. What last news ko sa kanya was he left S1 Lycos nga in exchange for Nando. Tier 1 tower, kinuha. Draw yan, pari. Draw strat yan eh. 3 towers down. Yung Draw Ranger, 2 tower yung nakuha, and it's already Dragon Lance for her. Wala si Carl, pahinga, sabi ni Kimron. Pare, bigyan mo ko ng source para alam ko rin, para ma-verify natin. Eto, di Dream Coil ba? Hindi. Hindi niya sinugal. Shadow Demon lang daw yun. Pati may defensive disruption if in case eh. Tier 2 tower, 9 minutes. Rave Dota, doing their thing. Ang aga nito. 9 minutes tier 2 tower, kinakalampag na. I'll not be surprised if they went for Roshan after this one. Kasi wala pa rin Blink Dagger yung Axe. Axe only have 1.6k gold. Eto na, gusto nila yung Luna, hahabol. Ayan si Dave, may Illusory yan, pare. Pero hindi, Luna. Kung may fake-fake lang dito, if ever mag-high ground, eto nga, Rave,
merong Eclipse to save his ass, pare. Pacific na ata ulit si Nando. Oh, possible yun kasi naghahanap din ng team yung Pacific. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. This is the most feasible time for them to take Roshan kasi wala pang Blink Dagger to. Wala pang BKB to. Wala rin namang enough. Sure win yung draw, sabi. Sabi ni Kuya Ho, sure win daw yung draw, pare. Tignan natin, ha. So far, so good. Pero tignan natin kung sure win talaga. Eto, Roshan. Kinukuha ng 10 minutes, Roshan. Kung mapansin nyo rito, ha, walang tanker, pare. Walang tanker dito. All lane sila, pare. All range hero. Kaya gamit na gamit yung draw aura, yung precision aura. Sabi nga pala ni Kuya Ho, eto rin daw yung lineup nila. Doon sa ROG Masters game number 1 semifinals game between Mineski wherein tinalo ng Rave etong Mineski. So let's see kung meron talaga potential to hanggang dulo or baka na-scout na to ng S1 Lycos. Eto, tier 2 tower sa gitna, may Aegis pa sila dyan. So more advantage coming on the side of Rave. Safety gold tip ang mga kuya nyo. Kanina nakita ko sila eh, nag-practice game sila versus Execration. Hindi ko lang napanood kasi meron din tayong kinas na laban wherein ay yung Arcanist versus RRQ. Tier 2 tower kinukuha na. Veil of Discord for Pak, Blink Dagger for Axe. Eto na yung Blink Dagger, pare. Pero kailangan din maghinihini ng Axe dito, ha? Kasi may False Promise sa likod. Makapag-set man siya on multiple heroes, may False Promise pa rin. Ayun yung problema. Tier 2 tower down 11 minutes. Dalawang tier 2 tower already down on the side of S1 Lycos. Pahirap ng pahirap to. Ayan na yung ina-reveal. And then yung Static Storm dito. Morphling ko yung Kebs. Pero yung False Promise na sinasabi ko sa inyo. Ayan na. Waveform in. Unang namatay si Yadge. Pero yung Eclipse will seal the deal also. 1-for-1 yung nangyari. Humahabol si Lycos. Paul Parks Omnislash. Pero naka-blink out si Teams. Papalag pa. Yung Silence walang inabot. Eto na yung pack. May Dream Coil yan sa dalawa. Merong Disruption, Veil of Discord buff, may Glimpse back, pero still okay na yung trabaho niya. 2 heroes down, 3 heroes down. Hinahabol pa si Paul Parks, pati Luna. Ito yung tips, yung Blink Dagger yan, pare. Abangan mo, ayan na yung Blink Dagger, pero walang telekinesis solo. Omnislash, nahuli yung Silence ni Abing. Pero ito, he will pay with his life. Dito, wala siyang pang Blade Fury, kahit na hindi cooldown. Kulang yung mana, and that Veil of Discord. Kaka-Blade Fury lang, TP out, pero still 4 heroes yung nangyari doon. 4-4-2 ang nakuha lang is yung pack, Morphling pati yung Rubik. Saglit lang mga tropa, bibigyan ko lang kayo ng first 10 kills. Nanalo is Rave. Our next bit is for the whole game. Letter A, Rave. Letter B, Lycos. 3 minutes lang yan. Minimum bet 10, maximum bet 1,000 mga chong. Place your bets now. So again, tuloy-tuloy tayo. Game 1 pa lang ng ating best of 3 sa ating Pro Dota Cup. So far, so good for Rave. So far, so clean. Ang ganda. Clean ng bitawan nila. May namamatay na heroes within the engagement, pero still, they come up on a better situation. Si Abing ito, hinahabol si Yabish. Meron din siyang Aegis of the Immortal. Plus 2.1k gold para sa Draw Ranger. That comes along with Dragon Lance. Tier 3 tower, kinukuha na. Aray ko. Draw Ranger. Ito pa yung Morphling sa likod. Replicate. May Dream Coil na rin yung pack. Wala nga lang siyang Blink Dagger. Ha? First build Veil of Discord para dito sa offlane pack. Hindi yan mid. Offlane pack. Free tier 2 tower dito para sa Rave. Ang ginagawa ng S1 Lycos dito, pinapa-expire nila Aegis bago sila pumalag. Ganun yung ginagawa nila. Kasi obviously bait lang naman yan eh. May second life yan eh. And pag binitaw nila sa lahat sa draw, wala na silang firepower. That's the time na magka-come in yung Rave. Eh, yun yung nasa isip nila. Kaya pinapa-expire muna nila itong Aegis nung kabila. Steady gold tip. Ito, si Ares. S1 Lycos. Pero hindi niya nag-glimpse back si Teamstone. May Blink Dagger din yan. Hurricane Pike na for throw. Isang mabilis yan. 14 minutes pang kite sa Axe. Maganda to, ha. Maganda yung nangyayari sa Rave. Pero let's see kung maha-high ground nila to. Mada tier 3 tower nila. 14 minutes, wala nang tier 3. Wala nang tier 2 eh. This is draw strat. Played at its best, mga tropa. Steady goal tip, mga chong. Sa tingin ko, palag-palag pa naman dito yung Lycos. What they need to do is spread the map and then farm their core item. On the side of Rave naman, continue yung aggression nila. That's what put them on this situation, yung aggression. Habang wala pang item yung Lycos.
Pero pagka pina-farm nila to, alam mo na yung ulting kasunod. Makakalaban na to ng Lycos. Anong item ng Morphling? Item already with Dragon Lance and then Ultimate Orb. Ang bilis mag-farm ng Kuya mo Morphling dito. Yung Rubik lalo ni Teams Eno, tingnan mo yung network niya. Pang-apat, unang-una sa support, palag-palag sa farm ng Juggernaut tsaka nung Axe. Malapit na siya dyan, 500 lang away from Axe, 300 from Juggernaut. So, team showing yung player caliber niya rito. Steady gold tip, mga chong. Top lane, tier 2 tower target nila. Ayan na, yung S1 Lycos, kailangan na nila gumalaw. Eto na nga. Let's see. Blink Dagger yung Axe. Yasha face boots. Ayan na yung Draw Ranger. Meron nakapag 4 staff out. Sakto! Sa Static Storm, wala nang Aegis yan, pare. Eto sa likod, merong Eclipse. Si Abby, mamatay rito, may Silence. Meron naka Blade Fury yung Juggernaut. 2 heroes din sa likod naman. Luna nakuha. And then yung Dream Queen sa dalawa. Yabish on Shadow Demon will fall. False Promise kay Fly solo. And then si Paul Park next target. Illusory. Hindi tinamaan sa likod. Kaling Blade sa Oracle. 3-4-2. Humahabol pa rito sino makukuha nila. Gusto nila yung Juggernaut pero face Yasha yan pare, movement speed lords yan. Ano na lang daw yung Axe, nag-Berserker Skull pero nakapag-wave form and then Adaptive Strike. 3-4-3 ang natira for Raid Pack and then yung Morphling sa kabila naman. Juggernaut Disruptor, Illusory out, minamicro lang yung Juggernaut pero still initially maganda for S1 Lycos until na backstab yung kanilang Luna sa likod and nahabol ng Rave yung mga multiple heroes nila. So that's what happened. Yabish naman dito, walang farm, bear boots pati windlace. Isang tori pa rin nakukuha ng Lycos sa ito pa lang. Aside from this one, nakatayo pa to, matigas yung dalawa. Si Teams naman, Blink Dagger Lords ang kuya mo. And then Morphling on his way to a Lincoln Spear together with Dragonlance Space Boots, Power Threads, Ring of Aquila. 17 minutes pa lang yan mga tropa. Si Pearl Parks kailangan din gumalaw. Kita mo yung network niya, pang fifth sa network. This is a mid Juggernaut pero binugbog siya sa gitna. I think 3 deaths siya sa gitna early game. Ang ganda nung dalaw nila Teams Rubik. Dinuwali kasi nila yung gitna eh. That's Morphling tsaka Rubik. Kasi free farm naman yung top lane eh. Kuya Nick, naglalaro ba si Nando sa Lycos? Bakit ang pangit ang performance nila? Pari Nando is Luna. Ayan, Luna ni Nando yan. Hindi pangit yung performance nila. Talagang refined itong strat ng Rave. Kumbaga, ito yung bread and butter nila. Draw strat. Sabi nga ni Kuya Hoff. Steady gold tip, mga chong, fly solo. Andito pa rin yung Axe naman. May Blade Mail na. Ito yata yung saving grace nila. Once na makakuha niya yung Draw Ranger, Blink Dagger, Blade Mail, kahit makapag-Hurricane Pike yun, tatagos yung damage ng sarili niya. Roshan will respond in 50 seconds, mga chong. So that's about 19 minutes. Abangan natin yan. Ito, mag-i-smoke na. Yung S1 Lycos, pag nakuha nila itong next engagement, easy Roshan para sa kanila. Pero, pag natalo sila ng Rave, easy Roshan naman for Rave. And, hindi possibly eh. Talagang surely, after na nga ages ng Rave, mag-high ground na yan. Eto, steady gold tip. Naghahanapan sila. Dalawa naka-sentry. Dalawa naka-smoke. Yung Luna nakita sa top lane. Pupuntahan ba nila to? I think so, pare. Ayan, mapunta na on the way na pero magkakasalubungan yan. Eto na yung heroes ng S1 Lycos. Sa likod manggagaling, ito na. Chong, inaabangan natin sino magkakakuhaan. Yung Axe, andito rin. Yung Blink, sakto. Muntik na yung Telekinesis. Blade Fury, TP out. Dito, kay Juggernaut. Kamuntik na yun, pare, ha? Steady gold tip lang, mga tropa. Sa baba naman. Ito dapat talaga gawin ng Lycos. Kailangan mag-farm, spread the map. Pero meron ng Roshan, ha? Ito dapat kunin ng Rave.
kung umiiwas sa kanila yung Lycos, they need to get this para possibly malure yung mga heroes, and that's the time that they can make an engagement. San pwede mag-bet kulit mo? Naku. Pare, meron tayo dyang mga moderators, pare. Pwede mong tanongin yung mga moderators natin. So steady lang tayo, okay? Eto, Juggernaut. Pamanta style na. On the way na to an ultimate orb. 1K gold. 100 gold na lang. Ultimate orb na. Trip nila yung tier 1 tower sa bot lane. Eto. Ayan, nag-disrupt po. Tapos si Paul Parks. Steady gold dev lang dito. Ayan na, kinukuha na. Sa gitna naman, nag-aabang si Dave. May Blink Dagger Veil of Discord. Pero ito, may nag-TP out. Blade Fury TP out nga. Nung Juggernaut. Bosset-bosset lang. And then sa gitna, magpa-farm na naman si Paul Parks. Ganyan yung ginagawa nila. Push sa kabila. And then pagka nag-TP yung Rave, push sa kanan. Mali yata ako nun. Baligtad yata, baligtad. Ito yung Roshan, kinukuha na. Kailangan puntahan to ng S1 Lycos kasi pagka nakuha nila Aegis ng libre, automatic high ground yan, and that's what they can't afford. Kailangan nila i-contest to and possibly win, pero chances of winning sa Roshan still nasa Rave side kasi nasa kanila yung mga core item nila compared mo dun sa may S1 Lycos. Eh, ito na yung draw. Free hit na dito. May Yasha pa yan. Naka-smoke of deceit ba? Hindi. Pero alam nila nagro-Roshan yan, pare, seryoso. Alam nila. Gusto lang nila pumush ng tier 1 tower while on the same time, yung Rave kumukuha na ng bigger objective. Ayan na nga, kinukuha na. Rave is doing it, mga tropa. Throw Ranger, meron na ng mga Aegis dito. Lincolns plus 2.5k gold, pa-shotgun na. Eto nga Morphling ni Kuya Kebs. Pa-shotgun na yan, pare. Sa kabila naman, Axe, Blade Mail, Blink Dagger, and then Vitality Booster, pero hindi yan yung importante. Ang importante rito is for Juggernaut. Ayan, Manta Style pa lang. Together with Luna. Puro Manta Style Lord sila. Musta na si Daisy Summers? Oo nga, pare. Mamaya papanoorin ko ulit. Seryoso after nito. Ito si Teams. May Blade Fury. So, walang engagement na mangyayari dito. Steady Gold Tab, dalawang team. And then magbaback na naman. Eto nga S1 Lycos sa kabila. Farm ulit. Ganun talaga, pare. Pag nakita nila yung huge amount of heroes na nandun sa ibang lane, pupush sa kabila yung mga cores and will get his farm and item. Ganun talaga yung target nila. Eto yung pack. Nag-aabang. Gusto niya i-burst yung Luna, pare. May dago na ba to? Wala. Ayan, Berserker's Call. Siya pa yung nahuli. Lucid Beam. Pati Static Storm yung pack ni Kuya Dave. At layo ng kakampi niya. And he paid the price, mga tropa. He went down versus limang heroes ng S1 Lycos na malapit sa area, malapit sa base. Kaya expect mabilis na back up. Tier 1 tower. Tier 2 na yung target nila rito. Luna, together with Disruption Illusion. Ayan na yung aura. It starts to kick in. Nakasmoke up din si Abing, yung silence. Hindi, nag-force stuff out ang kuya mo. Easy tier 2 tower para dito sa S1 Lycos. Shoutouts nga pala kaya John Mark Murillo. Hey pare, magandang gabi rin. Hindi mo ba na-stream yung laban ng Rave tsaka TNC? Pare, nagpa-forfeit yun. Forfeit yung TNC. Nagpa-DQ sila kasi una, lamang yung, birthday ni Kuku. Wala yata si Kuku ron. And then pangalawa is, yung packet loss ng kanilang bootcamp. Kaya ganun yung nangyari. Shoutouts kay Big Boss Aragon. Paring Big Boss Aragon. Shoutouts sa'yo. Tapos na yung bet, pare. Nahuli ka na. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Steady gold tab lang, mga chong. Game 1 pa lang to. Meron pa tayong game 2 mamaya. So, huwag kayong mainip dyan, mga tropa. Big 2.5k gold. Rubik ng early gem. Parang talagang convinced sila tapusin tong game na to early. Ayan na nga, kumpleto na sila. May replicate yung Morphling dyan. Nag-confirm lang dito para hindi mapush yung creep wave. And then mamaya, magre-replicate in yan. So, binabalance na nila yung creep wave. But well, at the same time, Juggernaut, pushing naman tong top lane. Pero I think, BKB pala yung ginawa ng Morphling. Pang-early talaga, pare. BKB na yung Morphling, sasabay na yan.
Pero ang problema nila, yung burst on the side of S1 Lycos, nakiklear agad yung creep wave. Ayun yung problema nila. Ito na yung Morphling. Limang heroes nandito for a rave. Nasa likod yung pack, pati yung Oracle, pati yung Rubik. May Blink Dagger naman yung dalawa eh. Si Oracle, false promise lang. Initiation kay Kuya Kebs. May silence dito. May false promise pa yan. Ano mangyayari? Tier 3 tower kinukuha pa rin. What is going to be the next one? BKB. And then waveform out na micro nila. Yung Static Storm, hindi inaasahan ng S1 Lycos ah, na meron ng BKB, yung Morphling. Hindi inaasahan yung Dream Coin sa dalawa. And then yung Blink In by Teams. Anong ginawa? Berserker's Call pare. Tapos false promise pero sa likod. Na-stun. Si Yaj hindi nakapag-call pero Eclipse by Luna. Eto na, sinong unang mamatay? Si Aping. Aegis pa pero yung pack, ang ganda ng burst. Defensive Disruption saving Luna. Sinong next target? May Silence. Luna will fall pero na Berserker's Call. Si Kuya Dave sa likod on pack. 1 for 1 plus Aegis. Tier 3 tower down. Si Yabish namatay din. Shadow Demon. Buyback agad. Mahirap na, baka maraksan, pero I think ito na yung target ng rave. Ayan na nga. 45 pop, mga tropa. Bailout na. Kuya Nick, ilang games na kinakas mo pagkatapos nito? Wala na pare. Last series na to. Best of 2 naman to. So, pagkatapos nito, meron pa tayo isang laro. Steady gold. Diba nga, Chong, nag-smoke of deceit. Maganda yung contest on the side of S1 Lycos given. Merong Aegis at saka BKB reveal yung rave. Magandang contest yun coming from a specifically Axe pare. Kung napasok niya yung call noon, kasi di siya na-stun, mas lalong doomsday for a rave yun. Pero good thing na-stun siya nung Dream Coil. Eto, tuloy-tuloy tayo. Shoutouts kay My Lonely Boy pare. Siya kay Rasta 23. Paring Rasta, good midnight ba? Midnight ba dyan sa inyo sa Texas? Pengi on chicken, nagugutom ako pare. Steady mga tropa, ito yung Axe, tuloy-tuloy lang. From Singapore, if na lang, PF na lang tawag mo sa akin para madali pati yan. Yan, okay pare. Mas okay yan. Kasi hindi ko kabisado yung pangalan mo eh. Hindi ko rin mabasa kasi dilaw. So, shoutouts kay PF from Singapore. Sharp mo, nandyan din para si Sharp. Pare, hindi ako nagbabasa ng Facebook ah. Naka-steady tayo sa laro. Net worth wise, namang ng 7.5 Rave XP 1K. Item check tayo for Disruptor Aether Lens, Juggernaut Diffusal Manta, Hurricane Pike Manta for Luna, Shadow Demon Windblaze, tapos yung Axe Blink Dagger, Blade Mail, Crimson Guard sa kabila naman. Etong Oracle, Aether Lens at saka Staff of Phaser 3, Rubik, Blink Dagger, Glimmer Cape, pati Gem of True Sight, and then Draw Ranger Hurricane Pike, at saka itong Manta Style. Yung pack naman, Blink Dagger, Yule Scepter, saka Veil of Discord, and then yung Morphling, ito yung maraming farm sa kanila. Lincoln, BKB, Yasha, pati itong Dragonlance. Lambert Gaming, shoutout sa'yo, paring Lambert. Lambert Lords yan eh. Kilala kita, syempre. Complexity ba favorite team mo? Syempre naman. Complexity Gaming. Kaso nga lang, wala na yung tatlo sa kanila. May bago silang member. Si Mu. Basta meron pa iba eh. Nakaligtaan ko yung members ng Complexity na bago. Swindle, si Freak, si Moon. Mu pala, Montuloy. Mu. Si Mu. Yung dating Digital Chaos. Nasa kanila na ngayon. And then, dalawang bagong hero na core. Lupit daw ng overlay. Shoutouts kay Big Boss Aragon dyan, pare. Shoutout sa'yo. Ito na. Kahit walang Aegis, tuloy-tuloy na sila. Pag pinatagal kasi nila to, mas mahihirapan yung rave. Kaya ngayon nila gustong kunin 28 minutes dito. Pero merong 4 staff out. Inatin nila yung creep wave nila. Ano nang... Ah, si Cancel! Oo! Si Cancel nga pala. Si Cancel nga, si Cancel. Eto, yari yung Luna, pero hindi, may 4 staff out. Si Cancel nga, pare. Kaya sabi ko sa inyo, solid yung Complexity kasi kumuha na rin sila ng import. Just like what Digital Chaos did. Di ba, kinuha nila si Resolution, pati si Weha, European players. This time, yung Complexity naman yung kumuha ng European players, which is si Cancel. Oh, si Cancel nga, pare. Cancel.tot, kilala ko na, si Cancel. Inaantay nila rito yung Roshan, ha, pero matagal-tagal pa yan. Yung Morphling naman, still farming. Ang problema rito sa Morphling, ah, nag-early BKB siya, pero hindi niya nagamit kasi selected engagement lang yung nangyayari dito for Team Rave. Akala nila magdedere-derecho high ground sila, pero hindi. Out daw. Si Cancer Dota.
steady lang mga tropa. Ito, bigyan ko na kayo ng engot kasi itong ano na to eh. Pero team fight na naman kaya wala nang problema. European po lahat ng DC except mo. Oo nga, si Saxa tsaka si Misery, di ba? Matik yun eh. Dati ang hindi na si Mu pare, si Moon ma. Si Moon na. Kasi tanggal na si Mu eh. Moon Meander na yun eh. Si Moon Meander is a Canadian. Canadian tama? Canadian si Moon Meander, if I'm not mistaken. So siya lang talaga yung NA player nila. NA Dota represent. The surviving NA Dota player ng Digital Chaos. Pabati naman po from Baguio, from Andrew. Shoutout sa mga taga Baguio dyan. Steady gold na lang tayo. Hindi, parehas kayong mataba ni Moon pare, pero hindi mo kasing galing si Moon. Nakita namin yung Zeus mo kanina sa gitna. Binugbog ka ng Taskar pare. Binugbog ka ng Taskar, so hindi mo kasing galing si Moon pare. Seryoso. Kuya Nick, nakita ko yung si Daisy Summer narap si Doodle, Kuya Nick. Steady ka lang dyan. Sikreto lang natin yun, pare. Sikreto lang yun natin yun, okay? Canadian yung nare-represent nila na country, pero as a region, NA Dota. North American Dota, okay? So, ito, tuloy-tuloy. Dragsmoke na yung S1 Lycos dito. Yung pack, ito pa rin. Still farming. GL sa mga stream mo. No problem, pare. Salamat. Shoutouts daw kaya John Mark Murillo, meron daw watcher doon from sa hospital sa Taiwan. Pero pagpagaling ka pare, ito na static storm na naman, si Dave na naman yung nahuli. Pangalawang beses na nangyari yan pare, seryoso, pangalawang beses na nangyari yan. Yung arcana mo ba na pinapag-giveaway mo na idol? Hindi pare, kaya ano yun, yung meron tayong giveaway no, so steady lang tayo dyan mga chong. Kindly like AOC Philippines nga pala pare, AOC Philippines sa Facebook. Shoutout sa kanila. Nikki Little. Ah, sige pare, sige. I-search natin yan. Pero sumaya. Ay, ito. Yung Morphling. Kaso walang Static Storm, bro. Walang Static Storm ang gamit nyo. So, out dito. Blink Dagger para kay Juggernaut. Out lang, kuya. Out lang daw. Steady lang daw dito. Sa-search natin yan. Pabati daw from Cebu. From Van Giles Banat. Ang hirap ng pangalan mo, huwag ganyan. Huwag nyo namang hirapan kasi yung pangalan nyo. Kunyari, Van na lang, di ba? Para okay na. Eto. Tier 2 tower, kinukuha na. Nakakaporma na yung S1 Lycos dito. Kuya Hope, akala ko ba sure win? Eto, pinapahirapan sila, oh. BKB by Draw Ranger. Yung Roshan, kinukuha na. Alam mo ba ang tawag pag nasunog ka, Kuya Nick? Kuya Nick is on fire, tama ba yun? From Macau, Sharon, so ito yung Roshan, kinukuha na ng Luna, pati Juggernaut, pero eto na yung respack, Dream Coil, pero sa likod, Nagway, Dream Coil na nga, and then Eclipse, pero si Dave may defensive use, minamicro nila yung S1 Lyco sa likod, yung Morphling, kinuha na, yung Shadow Demon, problema yan pare, naka-defusal yan, so ito nga, minamicro si Teams na Berserker's Call, I mean siya, ayan na, si Teams niya, pero yung Axe namatay din. 2-4-1. Buyback agad by Axe. Crucial Roshan to pare. Crucial Roshan yan. Kaya kailangan nila i-contest. Pero I think it's too late. This is Draw Ranger pare. Alam mo na yung multing kasunod. Ayan na. Aegis nakuha. Pero defensive use. Berserker's Call. Nakapag-payship na una. Yung Berserker's Call. Gustong microhit. Na-silence yung pack. Pero may Blade Mill yun. Thunder Strike will kill this one. Hindi. Nasustain ng Oracle. And I think this is the proper time for them to go high ground kasi walang buyback yung Axe eh. Kaka-buyback lang ng tropa eh. Eto na nga. Late na ba ako, Kuya Nick? O, pare, sobrang late ka na. Aray ko. Burnick. Burn at saka Nick. Burnick. Okay, sige. Pwede yan. Kinukuha na dito yung Range Rocks, pare. Kay Ivan, shoutout daw sa'yo from Bulacan. Eto na yung Milirax. Eto na rin yung Crate Wave sa likod. Si Paul Park, si Abing yung kinuha pero may cheese. Ang kuya mo rito matatapos na. Yung kanyang ikot-ikot sa likod. Disruption na disruptor na matay. Yung Pac-10 on the other side. Pati si Fly Solo. Ang gandang Omni Slash. Tatlo pinatay kasama yung Aegis. Nicely done for this Omni Knight. Si Paul Parks. BKB by Kebs. And then yung normal attack. Waveform out.
wala nang panghabol dito yung S1 Lycos, pero again, great sustain on their side. Hindi na naman napasok yung kanilang Milirax. Pahirap ng pahirap to for Rave, ha, mga chong, ha? Sinasabi ko sa inyo, pahirap ng pahirap to for Rave. Steady gold dev, mga tropa. Eto na, tier 3 tower na yung target nila rito. Luna, ang bilis din yan. Strat, Luna strat yan, may aura din yan. Yung telekinesis, pero still tier 3 down. Ayan na yung Glaive, is doing it kasama yung Disruption Illusion, kasama yung Manta Style, kasama yung Juggernaut. Naunahan pa magkaroon ng Rax ng S1 Lycos ang kuya mo. Diyos ko lords, nicely done for the Lycos, mga chong. Nando showing his experience, hindi nagpanic ng early game. Kahit 14 minutes, basag na lahat nung kanilang tier 2 tower client. 1-2-3G, shoutout sa'yo pare, thanks for watching. Anong game na to pare? Game 1 pa lang ng ating best of 2 series. So steady gold tip ka lang dyan. Yung Draw Ranger, nalimitahan na yung farm niya rito. Kita mo yung top sa network, Luna na. Nandan pa rin yung Morphling, pero yung Draw Ranger, pang-apat na sa farm. Butterfly pa yung Luna. Pahirap na pahirap to, tugtuga na. Sabi rito ni Popcorn, oh pare, literal, tugtuga na talaga. Ang gusto rito ng Rave, yung Botrax. Pero ang problema, hindi pa nga nila nabasag yung Midrax eh. Standing tall pa rin yung Midrax. Aganim Scepter by Puck. Will this be the equalizer para sa kanila? Eto na ba yung equalizer? Kuya Nick, TNC laglag na depende. Pag naka 2 wins dito yung Lycos, laglag yung TNC. Pa-shoutout boss, paring Sperm Cell Brother, shoutout sa'yo. Pati kay Michael Angelo Sumil. Eto na, tuloy-tuloy tayo. Botrax naman yung next target ng Lycos. Si Fly Solo hinahabol. May Blink Dagger Call yung Axe, pero Fortunes and dito may Glimpse Back. And that's it, Lycos Solo. Fly Solo namatay ito, hindi niya nagamit yung False Promise sa sarili niya. Eto na nga si Dandarandandan. Kailangan na natin umi-intro na eh. O nga, sakit ng Luna. Tingnan mo yung item ng Luna, pare. Ayan yung item ng Luna. Diba? Angkat eh. Pero still, good thing happen. Para sa Rave, nakakuha nila yung Disruptor. Pero tutuloy-tuloy ito, pare. Ayan na, yung Luna plus yung Disruption Illusion. May burst naman, tsaka 45. Pero nando. Ay, Diyos ko, nakapag-BKB Eclipse pa. Si Kuya Kips sumasabay na Omnislash, nagmanta. Sino na mamamatay? Yung Culling Blade, huli. I mean, iba yung nakuha niya, pero si Dave sa likod, eto, nag-illusory out. Buhay pa yung mga cores, wala pa nagkakapatayin, pero first Berserker's Call, nahuli si Dave, may Glimmer Cape. Anong next gagawin dito? Babak ba yung S1 Lycos? I doubt na babak sila dito kasi wala na yung mga SS na kabila eh. Aray ko, ano na mangyayari? Sana daw manalo yung Lycos. Ito, lamang na lamang nga sila rito at the moment, pare. Lamang dito yung Lycos. Makate, mga chong. Ano mangyayari dito? Pro Dota Cup to, mga tropa. After ng tournament na to, marami pa tayong kakasa tournament. ROG Masters, WESG. Marami pa tayong gagawin tournament. So stay put lang kayo dyan, mga chong. And I think paparating na rin yata yung majors. Oh, yung majors paparating na. So, steady gold. Kasi tapos na yung lock-in period eh. So, sooner or later, i-announce na yung majors, mga chong. Nag-slow farm yung draw. Eh nga, pare, sinasabi ko sa inyo kanina, diba? Kanina sobrang nakakatakot yung draw. Pero ngayon, kita nyo, parang dinededma-dedma na lang siya. Na-n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 a
Dami nag-add sa akin sa Facebook, guys. Di ko makita, pasensya na kayo. Di ko kayo mapasok dyan. Pero ito, shoutouts daw kay Selena, yung GF daw niya.
May panalo na pare, wala pa. Steady gold pa lang tayo dito. Pwede, pwede. Navi Alliance, basta pag mga top tier na ano na na teams. Pero asa natin dyan, siya, Kuya Twitch Pinoy, tsaka si Rasta23. So sana meron silang free time para ikas yun. Kasi midnight time na sa atin yun. So gusto ko mang ikas, pero mahirap na ito. Sa baba, tuloy-tuloy sa push. Yung mga illusion lang, illusion lords lang mga chong. Ayan na, tier 3 tower. Ang katinang damage kaya niyan. Eh, no, tinan mo. Easy damage. Pati sa creeps. Diyos ko, Lords. Tier 3 tower down sa illusion lang. Diyos ko, Lords. Yung Luna. Kita mo yung viewers. I mean, yung damage. Ito yung Dream Coil sa likod. Pero Eclipse by Nando. Si Yaju pinapasalo niya. Naka-BKB si Kuya Kibs. Berserker Skull si Kuya Kibs. Delikado pero ang ganda nung sustain on the side of Rave. Papalag si Nando, naka-BKB, pero false promise yung tinapatan. Luna will fall. Bigayan sila ng bigayan. Ariko, what happened, pare? 2-4-1. 2-4-2. Nakahabol pa ron. Morphling, namatay yung Juggernaut. Wala kasi ron. Okay, okay. Wala yung Juggernaut. Ang daming item yan, pare, oh. Kaso wala siya kanina. Papanik network. Ito yung network. Net worth. Net worth tuloy. Net worth 4K in favor of Rave. XP naman 2-5 in favor pa rin ng Rave, mga chong. Guys, konti yung viewers ngayon kasi marami tayong kasabay. May mga Chinese games, may e-home, lahat. Nandun na yung mga tier 1 tower na Chinese lumalaro na. Kaya ganun, mga chong, okay? Steady gold eh, mga tropa. Tuloy-tuloy lang. May buyback Luna, pare, meron. Pero hindi na pumusok yung Rave eh, pare. Kaya, there's no need to buy back. Nag-boots of travel na rin yung Luna, pare. I think this is the climax. Climate tuloy, climax, pare. Aghanim Scepter, yung next target yata nung Throw Ranger. Meron na siyang point booster. Ito na nga. Kukompletuhin niya na. Ayan na. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, hindi. Ayaw. Gusto niya muna. Ayan na nga. Aghanim Scepter. Pero wala nang buyback. Ayan na. Delikado yan. Seryoso. Delikado yan. Sa likod na Static Storm. Si Teams. May naka-glimpse back pa ba yan? Ayan na yung glimpse. Hindi siya makapag-blink dagger. Pero may Ghost Scepter. Ayan na yung Diffusal Blade. And then Roshan next target dito. Nagkabalik na naman sila ng senaryo ngayon. Kailangan naman hindi ibigay ng Rave yung Roshan kasi automatic high ground naman kanina. Kung yung Rave yung high ground pag may Roshan, ngayon naman yung Lycos. Nagkabalik na sila ngayon dito. Ayan na, kinukuha ni Roshan. Walang contest. Easy talaga yung racks nito. Tinan mo, yung Illusion Lords, easy. Ikaw ba nag-donate sa stream ni Ann Mateo Boss? Dati pa yun pare, $2 eh. Dati pa yun, ako nag-donate man. Radiant's top tower is under attack. Magde-def yung Luna pero may boots of travel yan. Pwede bumakap yan mamaya-maya konti. Steady lang kayo dyan mga chong. Maganda naman ngayon ginagawa ng Rave na pag-spread ng map para hindi makapag-high ground. Etong Lycos, ito papalag. Carry versus carry. Pero may butterfly. Wala nagkapatayan. As expected, mga tropa. Wala nagkakabigayan dito pero hinahabol pa rin niya. Andyan na yung axe. Pati yung juggernaut. Lucent beam, hindi. Out daw. And then waveform out. TP na rin yung morphling. Luna. Nagfa-farm pa rin dito. Pero push na yan ng tier 2 tower. Sakto. The last outer tower for the game. Kanina pa nakuha yung outer tower ng Rave dito. 14 minutes pa lang wala na silang outer tower. Lahat ng tier 2 basag na. Pero the thing is, hindi naka-high ground etong Rave. Hanggang ngayon, wala pang racks na nakukuha yung Rave. While S1 Lycos nakuha na yung mid-racks. Eto, nag-blink agad si Paul Parks. May Aegis din kasi sila eh. Aegis with Juggernaut. Tapos yung Luna, may damage yan. May disruption pa ngayon. 45 pop. Eto, tuloy-tuloy pa rin sila rito. Berserker Skull. Nahuli yung Morphling. And then Static Storm. Hindi na makapag-replicate yan. Na false promise. Pero yung Calling Blade sealing the deal dito. Morphling did fall. Buy back agad. Yung Luna sa likod. Pinatay pa yung Oracle. And then Rocks target nila rito. Ayan na. Si Paul Parks. May Aegis yan. Gusto nila yung next second lane of Rocks nila.
May Dream Coil kahit naka BKB, Aghanim's Dream Coil yun, pero still, yung Arak sa top lane, aray ko pe. Two racks down sa baba, umiis dead push. Yung Draw Ranger, pero I think this is a bad decision for them. Masyadong matagal yun, pati yung Axe, nasa bot lane to death, Aegis pop. Si Kuya Kebs, pag namatay, wala nang buyback. Yung Draw Ranger nasa baba pa rin, nakikipag may crew on sa Axe. Ayan o, nakakuha niya na yung Rax. And then naka-blink out, Hurricane Pike na huli for Abing. Transition na sa mid, I mean sa bot. Eto nga, S1 Lycos, wala nang tower yun. Uy, si Kuya Kebs na Abyssal Blah, wala nang mana. Asan na yung Luna? Asan na yung Luna? Trabaho lang sa baba yung Luna. I think mega creeps na mga chong. Ayan na nga, sinasabi ko siya trabaho lang. Yung Luna, spaceship. Pero hindi nakapag-blink dagger, Dave will fall. Mega creeps para dito sa Koya Mo Rave. Nakakuha nila yung second set of racks, pero still, mega kill, I mean mega creeps na. Ito nga, S1 Lycos, 3 buybacks. Nag-BKB, TP out, walang Dream Coil yung pack. Grabe itong laban na to, no? So, tingnan ko yung taya sa, ano, sa Revlo, ah. Lamang na lamang yung rave, mga chong, seryoso. Lamang na lamang yung rave. Ano nangyari? Yari yata kayo rito, mga chong. Ano pong internet gamit niya? Pero PLDT Fiber, 50 Mbps. Upload, download yun. Eto naman, may Aghanim Scepter na ulit. Disruptor naman dito ng S1 Lycos, pare. Panalo ng S1, pare, hindi pa sigurado to. Marami ring item yung kabila, so depende. Pero problema, walang buyback yung Rave. Diyos ko Lords, eto epic game, mega creeps. Kailangan ng rektahin ng Rave to, paring off. Ano nangyari? Kala ko sure win. Shiva's Guard, Chad. Ganun kakayaman, pare. Blink Dagger, Glimmer Cape, Shiva's Guard, Patia, Ghost Scepter. Para sa Shadow Demon ni Abish. Yung isang support, Aghanim Scepter. Ang yaman ng support. Sa kabilat na may support, Oracle, Force Staff. Ayun, yun nangyari. Yung cameraman natin. Mayaman din yung kabila, pero mas okay yung Shiva's Guard o Shadow Demon. Ito gusto nilang rektahin sa baba. Kaya ba nila yan? Ito na yung Draw Ranger, pati Illusion. Tier 3 tower kinukuha. Pero sa likod si Teams na naman ginugulo rito. Shad Static Storm na uli si Kuya Kebs. Pare, hindi ka na makakatakas dyan. Wala nang buyback. Morphling will fall, mga chong. All they want to do is mega creeps, pero hindi. Na-deny sila. And I think this is GG, pare. This is going to be GG in favor of S1 Lycos. Nice comeback coming from Lycos. Rave wanted to give their last chance, pero still, na-contest sila. Nice lockdown by Disruptor. And that's it. Game 1, mga tropa. S1 Lycos. Pero hindi pa tayo tapos. Meron pa tayong game number 2. So stay put lang kayo dyan, guys. Bibigyan ko muna yung premyo sa inyo sa Revlo. YOLO is live. YOLO is real, mga tropa. And then I'll open first 10.